Panginoon. Umayan ngayon natitipon upang magsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa kanal. Sa panahong digang ang lupa, sa panahong ang panisagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, sa hapangan ng Panginoon. Kung bayan ngayon nakitipon upang pasaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo na way laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal ni Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan iyan, inupuri ka namin, inangal ka namin, sinasamba ka namin, kapurihan.
sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagsusugo ng salitang Diyos na totoo at maasahan at sa pagibigay mo ng Espiritong nagpapabanal sa sanlibutan, ipinahayag ang iyong kahiwagaang dakila sa sangkatauhan sa pananampalataya ang amin ngayong ipinagdiriwang. Ipagkaloob mong aming maidangal ang tatlong persona sa walang hanggang kadakilaan at aming sambahing lubusan, ang iyong iisang pagka-Diyos sa mahal na kapangyarihan, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moses sa mga tao, isipin ninyo kung may naganap ng tulad nito, nasaksihan o nabalitaan man lamang mula ng likhain ng Diyos ang daigdig. Maliban sa inyo, sino pa ang nakarinig sa tinig ng Diyos mula sa haliging apoy at nananatiling buhay? Sinong Diyos ang naglabas ng isang buong lahi mula sa bansa upang maging kanya? Sa pamamagitan ng pakikipagsubukan ng kapangyarihan, ng kababalaghan, ng digmaan at ng makapangyarihang mga gawa tulad ng ginawa ng Panginoon sa Ehipto. Dahil dito, dapat ninyong malaman na sa langit at sa lupa'y walang ibang Diyos liban sa Panginoon. Kaya nga, dapat ninyong sundin ang kanyang mga utos at tuntuning sinasabi ko sa inyo ngayon. Sa gayon, mapapanuto kayo at ang lahing susunod sa inyo, magtatagal kayo habang panahon sa lupaing ibinigay niya sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Panginoon tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Sa utos ng puon, nalikha ang langit, ang araw ang buwan, talang maririkit. Ang buong daigdig sa kanyang salita ay pawang nayari, lumitaw na bigla. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang may takot sa Diyos ay nagtitiwala. Sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit magtagutong, sila'y binubuhay. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na sa aming makamit, o poon ang iyong wagas na pag-ibig. Yaman ang pag-asa'y sa'yo nasasali. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay ang mga anak ng Diyos, sapagkat hindi kayo tumatanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay Espiritu ng pagiging anak, at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu nga ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak,
tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y nakakapagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain din kasama niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na tinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, bagamat may ilang nag-aalinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binigyan niyo sila sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Ngayong linggo, mga kapatid, ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng tatlong persona sa isang Diyos. Holy Trinity. Alam ninyo, nung kami, ako'y nag-aaral pa ng theology, meron kaming subject na ganito. Akala ko'y mauunawaan ko na. Habang tumatagal, lalong humihirap unawain ang misteryo ng banal na San Tatlo. Kaya mga kapatid, ngayon ding linggo ay BEC Sunday. So sa mga BEC natin, Basic Ecclesial Communities, sa mga munting sambayan ng Kristiyano natin, ito po ay araw ninyo. Ito po ay pinagdiriwang natin kasabay ng pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng banal na San Tatlo. Mga kapatid, sa aning unang pagbasa, sinabi ni Moises na, "Isipin ninyo kung may naganap ng tulad nito, nasaksihan o nabalitaan man lamang mula ng likhain ng Diyos ang daigdig. Maliban sa inyo, sino pang nakarinig sa tinig ng Diyos mula sa haliging apoy at nanatiling buhay?" Ang ating unang pagbasa, mga kapatid, ipinakikita doon kung gaano makapangyarihan ang ating Panginoon. Kung gaano niya ipinakita na siya ay walang katulad and no one can replace him. Siya lamang. Sa pasimula ng paglikha, nariyan na ang Diyos, Ama, na siyang lumikha ng lahat ng bagay na nakikita. At sa ating unang pagbasa, ipinakikita ni Moises, ipinapaalala niya sa mga Israelita kung gaano makapangyarihan ang Diyos Ama. Sa makatuwid, ang ating unang pagbasa, ipinapakilala ni Moises ang kapangyarihan ng Diyos Ama. Ipinakikilala ni Moises kung gaano ang kaniyang pagmamahal sa ating lahat.
At sinabi ni Moises, dapat ninyong tupdin ang kanyang mga pinag-uutos. You must keep His commandments and statutes. Dahil kung ito inyong tutupdin, magkakaroon kayo ng masaganang buhay at hahaba ang inyong buhay kapag tayo ay sumusunod sa mga ipinag-uutos ng Diyos. Wala pang katulad ang Diyos Ama sa pasimula pa. Kaya ang ating unang pagbasa, tumutukoy sa Diyos Ama. Sa ating Ebanghelyo, sa ating ikalawang pagbasa, mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, sabi niya doon, "For those who are led by the Spirit of God are children of God. Ang sinumang pinapatnubayan ng Espiritu ay mga anak ng Diyos." Dahil sabi niya, hindi Espiritu ng pangaalipin ang inyong tinanggap upang matakot, kundi ang inyong tinanggap ay Espiritu ng pagkaanak, the Spirit of Adoption. Kaya meron tayong karapatang tumawag sa Diyos bilang Aba, bilang Father, bilang Ama. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, nagkaroon tayo ng karapatang tumawag sa Diyos bilang Ama natin, bilang mga magulang natin, at tayo ay naging Kaniyang mga anak. Sa ikalawang pagbasa, ipinapakita o ipinapakilala kung ano at sino ang Espiritu Santo. Sa ating Ebanghelyo mula kay San Mateo, we must be mindful that our gospel today, ang konteksto nito ay sa pag-akyat ni Jesus sa langit, sa Galilea. Binigyan niya ng misyon ang mga alagad. Anong sabi niya? Binyagan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. At dapat, kung sino man yung mabibinyagan, ay susunod sa pinag-uutos ng Diyos. Kaya ngayong obedience, yung pagsunod, ito ay napakahalaga bilang mga Kristiyano. Sapagkat sa ating pagsunod sa Diyos, sa Kanyang mga utos, tayo rin ang makikinabang. Uunlad ang buhay natin, hahaba ang buhay natin. So yung pagsunod sa kalooban ng Diyos, sa Kanyang mga pinag-uutos, hindi sa Kanyang sariling kapakinabangan, kundi sa pakapakinabangan ng lahat ng Kanyang mga anak. Sa ating Ebanghelyo rin, binigyan niya ng misyon ang Kanyang mga alagad. At yung misyon na iyon ay Kanyang ibinahagi sa atin. Kailan ba natin na-encounter yung binyagan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo? Sa binyag. Sinasabi ng pari, binibinyagan kita sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya mga kapatid, maaring yung banal na santatlo, iisang Diyos, tatlong persona, mahirap unawain, mahirap ipaliwanag, pero sa pasimula pa lamang ng ating buhay, ito ay atin nang nararanasan. Ito ay lagi nating nararanasan sa ating buhay bilang mga Kristiyano at bilang mga alagad ng Diyos. Kaya nga sabi ni San Agustin, "The Holy Trinity is a mystery to live by." Ito ay isinasabuhay. Ang misteryo ng Santatlo ay dapat nating isabuhay. Hindi ito misteryo na kailangang ipaliwanag, kundi isinasabuhay. Ano nga ba ang pwede nating maging malutuhan sa Espiritu sa Banal na Santatlo? Unang-una, sila ay ating modelo sa pakikipagrelasyon, relationship. Sa ating mga BEC, pamilya, sa simbahan, sa parokya, ang ating modelo when it comes to relationship, walang iba ang Holy Trinity. Sapagkat maayos, perfect ang kanilang relasyon, hindi nagpapataasan, hindi nagsisiraan, may kanya-kanyang gampanin,
ngunit mayroong isang layunin. Ganoon ipinakikita ng Holy Trinity ang kanilang pagkakaisa, pagiging isa. May kanya-kanyang gampanin, ngunit may isang layunin. Ang Diyos Ama ang lumikha, ang Diyos Anak ang tumubos sa atin, at ang Espiritu Santo ang siyang nagpapabanal sa ating lahat. Kaya wala tayong ibang dapat maging modelo sa ating pamilya, sa BEC, sa parokya, sa ating pakikipagrelasyon, kundi ang Santissima Trinidad. Kaya alam ninyo mga kapatid, naway huwag nating awayin yung ating mga kapatid sa ibang pananampalataya, sa mga nagsasabing hindi totoo ang Holy Trinity. Totoo, no? Walang salitang Trinity sa Scripture. Walang salitang Trinity sa Biblia. Pero meron ang mga hint. For example, our gospel today, sinasabi doon yung pagiging isa ng tatlong persona. Yung lagi sinasabi niya ng ating Panginoong Jesus, ako at ang Ama ay iisa. Sa aking paglisan, isusugo ko ang Espiritu Santo o Espiritu ng Kalotohanan para maunawaan ninyo ang mga bagay na hindi pa ninyo maunawaan sa ngayon, sabi ng ating Panginoong Jesus. Ang Espiritu ay hindi magsasalita sa ganang kaniyang sarili. Ang kanyang ipapahayag ay kung anong aking ipinahayag, sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Sa Romans chapter 13, verse 13, ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, yung laging sinasabi sa pagbati sa Misa, yun ay nasa Biblia. Walang salitang Trinity sa Biblia. Pero makikita natin, mababasa natin sa Biblia, sa banal na kasulatan, ang pagiging isa ng tatlong persona. Kaya dumalangin tayo sa ating Panginoon na biyayaan niya tayo. Dumalangin tayo sa Santissima Trinidad. Biyayaan niya tayo na magsumikap na isabuhay ang kanilang pagiging isa. Lalong-lalo na pagdating sa pakikipagrelasyon. Naway ang Diyos, ang Santissima Trinidad, ang Banal na Santatlo ay lagi nating maranasan sa ating buhay bilang mga anak ng Diyos. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos. Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang maikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulan paririto at huhukom sa nangamubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tayong inirang na sambayanan ng Diyos ay magkaisang dumulog sa ating Amang mapagkalinga at ating hingin ang pangailangan natin sa Kanyang mga biyaya. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagsusugo ng Panginoon muling na buhay ay matugon ng simbahang katolika at mabigkis nawa ang mga mananampalataya sa aral ni Kristo at maging buhay na tanda ang pagkakaisa ng Santissima Trinidad, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang utos ng pamamahalan ng Panginoon
ay mapairal sa mga bansa sa buong daigdig at magkaisa nawan ang sangkatauhan sa mga gawaing pagkaunlaran at pangkapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagmamahalan ng Santissima Trinidad ay matagpuan ng mga kapatid nating may pagdurusa sa katauhan ng mga kapwang nakikibahagi sa buhay ng Diyos at palakasin nawa sila ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang kaisahan ng tatlong persona ay manahan sa lahat ng mga tahanan sa ating sambayanan at pagsikapan nawa natin sa tuwing na ay magkaisa tayo sa pananampalataya at gawing pagkabanalan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang sa mga tahanan sa ating parokya at pamayanan ay sumibol at yumabong ang munting sambayanan, Kristiyano, na lumago sa pananampalataya, sumasagisag bilang munting simbahan, nagmamahalan at nagsusunuran bilang isang pamilya ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang makapangyarihan, pakinggan mo nawa ang pagsamong idinulog ng iyong bayan. Pagpalain mo nawa kami na mga biyayang ang hatid ay pakikiisa sa alay mong kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo na bubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay na aming inihanda, ngayong aming sinasamba at sinasambit ang ngalan mong dakila, at pakundangan sa mga alay na ngayon nasa dambana, kami naway maging laging nakalaan sa iyong adhika sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kaisa ng iyong anak at ng Espiritu Santo, ikaw ay isang Diyos na pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak at Espiritu ay di na iba sa pagka-Diyos mo. Ano pat kahit tatlo, iisang Diyos na totoo. Ang kadakilaan mong ipinahihiwatig upang aming panaligan ay siya rin naming sinasampalatayanan. Tungkol sa iyong anak at Espiritong Banal, bagamat may laging tanging pag-iral ang bawat isa, iisang Diyos pa rin ang aming sinasamba. Sa kapangyarihang taglay ay walang pagkakaiba, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo
nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo nang may paggalang. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal, sapagkat sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inlalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipinagkanulusiya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inebot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oong Jesus, kami mahal mo. Sa may kakaya ng manatiling lumuhod, manatili pong nakaluhod. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, ngayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinanabikan. Kaya bilang pasalamat, ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahain ito. Tunghayan mong handog na ito ng iyong simbahan, masdan mong iyong anak na nag-alay ng kaniyang buhay upang kami ay pakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kami magsalo-salo sa kaniyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kami magkamit ng iyong pamana. Kaisa ng Ina ng Diyos, ang Mahal na Birheng Maria, ni San Jose, ang kabiyak ng kaniyang puso,
kaisa ng mga apostol, mga martir, ni Santo Padre Pio, at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang lagi nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito na aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang galakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming Obispo Gilbert, ng tanang mga obispo at buong kaparian, at ang iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na may taglay na pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makarating sa iyong piling at sama-samang katamasa ng iyong kaliningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Magsitayo po lahat. Sa tagubili ng malakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumain niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Sa pagsasawak na ito ng katawan sa dugo ng Panginoon. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawa ang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosesis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama namin ang pagmahal, mapakinabangan nawa ng aming buong katauhan ang pagtanggap namin sa mga banal na pinagsaluhan at ang aming pagsamba ng may pananampalatayang lubusan sa tatlong persona ng iisang Diyos lamang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petra Elsina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Bangkitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections na nagdaan linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, mga kapiyo, sa paghahangad natin makapagdasal na mas mataimtim at maayos, ninanais nating magkaroon ng mga upuang may sandalan sa Divine Mercy Sanctuary. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ng kalinisan, katahimikan at diwa na panalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles.
Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mong iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at mangdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparo noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparo noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparo noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating choir, altar servers, sa ating extraordinary ministers of the Holy Communion, sa ating lector and commentator, sa ating mga collector, marami pong salamat sa inyo. Mga kapatid, tayo humingi ng ulan, no? Dahil sobrang init. Ang ibinigay sa atin, ulan, may kasama pang hangin. Kaya mag-ingat po kayo sa inyong pag-uwi. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.